Yo, what's up? Welcome to my vlog and welcome to my channel. Kamusta kayo mga ka-dogs? Mga ka-dogs, ang vegetable oil at saka baking soda ay makakatulong sa asong bloated. Ang bloat sa aso ay may iba't ibang sanhi at ang makakapagpaliwanag lamang po ay ang mga eksperto o kaya mga veterinarian. Lubhang mapanganib din po ito sa ating mga alagang aso dahil ang bloat po ay nakakamatay din po sa ating mga alagang aso. Disclaimer lamang mga ka-dogs. Napakasimple lamang po ng kailangan ninyo gawin mga ka-dogs. Magtakal lamang po ng kalahating teaspoon ng vegetable oil at ipainom po ito sa inyong alagang aso. Gawin po ito ng 2 beses sa isang araw. At kung wala naman po kayong vegetable oil, pwede nyo rin pong subukan ang mismong langis ng niyog. Mas okay po yung talagang gawa po ninyong langis. Hindi po yung nakabote na virgin coconut oil. Same procedure pa rin po mga ka-dogs. At sa baking soda naman mga ka-dogs, kumuha lamang po kayo ng isang kurot at ihalo po ito sa kanilang pagkain. Take note mga ka-dogs, dapat po isang kurot lamang dahil makakasama din po ito sa ating mga alagang aso kapag nasobrahan. Every meal, pwede nyo pong lagyan ng isang kurot ang kanilang pagkain. Kung wala po kayong baking soda at mayroon lang kayo dyan ay vegetable oil, ay pwede na rin po iyon mga ka-dogs. At kung wala naman po kayong vegetable oil at baking soda lamang po ang mayroon kayo, ay pwede na rin po yan mga ka-dogs. Mga ka-dogs, gawin din po ang paraan na ito ng pagmasad sa tiya ng inyong alagang aso. Pero kapag lumipas na po ang ilang araw at wala pa ring pagbabago doon sa kalagayan ng inyong alagang aso, eh dapat dalhin nyo na agad sa vet clinic ang inyong alagang aso. So mga ka-dogs, hanggang dito na lang ang aking vlog at sana'y meron kang natutunan. Tulad ng lagi kong sinasabi, kapag maagapan, mas malaki ang tsansa na mailigtas mo ang inyong alagang aso. Ingat po tayo lagi mga ka-dogs!